Ang Rapido Realismo Kali ay isang Pilipinong martial arts at ito'y opisyal na tinatag noong April 1997 ni Grandmaster Henry Espira. At ang sistema na ito ay nakabase sa traditional Pilipino martial arts system na umaangkop sa modernong panahon. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang martial arts na ito ay dinidisenyo na magiging epektibo lalo na sa panahon na kung saan nasa nakakabahalang kondisyon ang iyong kinalagyan at kung paano magamit sa isang tao ang kanyang natural na reaction sa panahon ng panganib at dito mag-umpisa ang tinatawag na point of self-defense techniques. At ang ugat ng sistema ng Rapido Realismo Kali ay galing sa tatlong iba-ibang Pilipino martial arts gaya ng Kali Ilustrissimo, ang Orabes General Eskrima at ang Automatic Arnes. Ang Rapido Realismo Kali ay kasama ang Arnes Defense, Silak at Pamuok. At ito ay mga mother arts ng Abon Tactical Self-Defense Method. At si Grandmaster Henry Espira ay pinanganak sa Barrio Tagdon, Barcelona, Sorsogon, Bicol Region noong December 1, 1953. Ang pagiging grandmaster ng sarili niyang fighting system ay nagdala sa kanya ng pagiging humble, leader, innovator at teacher. At kilala siya na mapagmahal at maalahanin sa kanyang mga estudyante, mga kaibigan at pamilya. Mas pinili niya na maging low profile, pero ang kanyang labis na dedikasyon ay para sa martial arts para magturo at ipahayag ang kanyang kaalaman sa sinumang gustong matuto sa sistema ng martial arts na ito. Si Grandmaster Henry ay naniwala sa Pilipino traditional para sa ranking at pagbibigay ng titulo sa kultura sa Pilipino martial arts na maaari lamang na maghayag ang isang tao na isa siyang master ng Pilipino martial art kung ang ibang mga master ay nagpahayag din at kanilang nakita ang kanyang abilidad at kaalaman at karunungan. Ang traditional masters ay hindi sumusunod sa ranking system. Sa halip ay umasa sila sa skill, knowledge, progression sa pamagitan ng training at actual matches. Si Grandmaster Henry Espira ay kasama sa henerasyon ng mga traditional master at kinilala siyang instructor hindi lang sa kanyang teacher na si Grandmaster Antonio Ilustrissimo, si Grandmaster Andre Abrian at si Master Juan ng Automatic Arnes. Kinilala din siya sa iba-ibang Filipino martial arts master at kinukonsidera na isang eksperto sa weaponry at empty hand fighting skill. Ang Rapido Realismo Kali or RRK ay pinagsama ang empty hand movements at boxing or suntukan, trapping or tapik or patibungan, kicking, sipaan, grappling and wrestling or buno sa kanyang sariling estilo of tactical footwork. At ang RRK or Rapido Realismo Kali practitioner ay kilala sa agresibong footwork or agresibong paggalaw ng mga paa. At ang paa ng mga RRK practitioner ay practical na nakalagay sa posisyon sa panahon ng combat. At ang pangharang ng kalaban ay maglagay ng RRK practitioner ng bintahe at anggulo na magbibigay sa kanya sa kalamangan sa lahat na labanan. Ang RRK Kali o Rapido Realismo Kali ay isang komprehensibong sistema sa pakipaglaban na nakabase sa armas o weapons at mayroon itong sariling estilo na tinatawag na unarmed combat na tinatawag ding sabakan. Isa itong close quarter combat system na gumagamit sa mga tinatawag na quick takedown, brutal strikes, attacking footwork. Ito ang aggressive and technical placement of feet during combat at ang tinatawag na joint manipulation para tapusin ang laban. At ang sistema na ito ay lubos na naniniwala sa one training, ang pagbabahagi ng kanilang kaalaman at kasanayan sa martial arts sa kanilang mga estudyante. Bawat estudyante ay tinitrain sa ganitong sistema ay makakuha ng parehong pasiunang basic lessons para sa mga estudyante. Pero ang mga estudyante ay hinimok din sa pagbigay ng kanilang kahulugan sa mga technique ayon sa kanilang sariling pananaw. Like I said, based on my experience, pag sinaksa ka, withdrawal reflex, tumatapi ka lang.
tama yung topic mo, pero nagkakamali. Bakit? Totoong knife na. So, yun na reason bakit nag-drills tayo. Para magkaroon ka lang ng tools. Si Renato is first experience din sa labas. So, nagamit niya na yung drills na ito. So, ang gagawin natin is yan, bakang drills. Okay? Bawat estudyante ay libre na galugarin at magdagdag ng sarili niyang techniques na sa tingin niya ay aangkop sa kanya na kanya ring nasubukan sa mga labanan. Si Master Isagani Abon, Chief Instructor sa RRK System, ay pinopromote ang sistema sa RRK sa unique na paraan. Dahil ang mga estudyante ay tinuturing na hindi estudyante, sa halip ay tinuturing sila ng mga future teachers na magdadala sa pangalan ng Rapido Realismo Cali. At ang paraan sa pagtuturo ay sinisigurado na lahat ng mga maliliit na detalye at techniques ay maituro at maipasa sa kanila. Ang Rapido Realismo Cali ay may estilo na may tinatawag na isang itak o baston. Ito ang paggamit na isang weapon or isang stick, machete man or bulo at kahit anong matataas na weapons. At ito'y hahawakan sa isang kamay. Ito'y kinukonsidera na traditional primary training ng Cali para ma-develop ang techniques at masisilbing pundasyon sa tinatawag na sa both arm and unarmed combat. Ang susunod ay dalawang itak o baston. Ito ay ang pag-training gamit ang dalawang weapons na parihong ang haba para ma-develop ang koordinasyon ng dalawang kamay, kanan man at kaliwa. At ito din ang magpahusay sa paggamit ng dalawang kamay kahit walang armas. At ang susunod ay ang tinatawag na isang itak, isang punyal. Ito ay ang paggamit ng dalawang weapons na magkaiba ang haba. At ito ay para ma-develop at mapahusay at makontrol ang distansya. Halimbawa nito ay sa biglang paglipat from close range to long range or vice versa. At ang kasunod naman ay ang tinatawag na isahang dalawang punyal o kutsilyo. Ito ay sa paggamit ng punyal o kutsilyo, minsan dalawa or minsan isa. At ito ang close range technique at pinaka-brutal na kategorya sa lahat na sistema. Gagamitin mo ito na walang armas at walang weapons. At ang gagamitin mo ay yung elbow or siko or forearms or ang kamay. Ang susunod naman ay ang tinatawag na sabakan or tinatawag na bladed hand of RRK. Ang sabakan ay isang Western boxing technique. At ang principle na ito ng empty hand striking techniques ng Filipino martial arts. At ang Cali practitioner ay gumugol ng mahabang panahon para sa pag-practice at paggamit ng weapons. Ngayon, pag inalis mo ang kanyang weapons, ito ay magresulta sa pagiging sobrang mabilis ang kanyang striking techniques dahil gumagaan na ito na ang kanyang weapons ay ang kanyang kamay. Ang susunod naman ay ang suntukan or dirty boxing. Ito ay nagbigay ng emphasis sa tinatawag na close quarter combat. Ang RRK fighters ay magagaling sa ganitong techniques dahil ang close fighting kadalasan ay nangyayari sa mga pang-aatake na ginanap sa kalsada. Ang susunod naman ay ang sipaan or kick fighting. Noong umpisa pa lang ay itunuro na ito ni Grandmaster Henry Espira pero binago din niya ito ng kaunti dahil sa kanyang pagsusuri, kadalasan kasi ng techniques sa pagsisipa na ginagamit ng mga Filipino martial arts ay kagaya ng kickboxing o Muay Thai. Ang lakas o power ay nanggagaling sa kombinasyon ng footwork at ang tinatawag na pivoting of ball of the supporting legs at ang tamang alignment ng katawan at ang paggamit ng baywang at balakang. Ang sabakan na sipa ay tinatarget diretso kung saan nakapisto ang iyong mga paa sa halip na parang isisilid mo yung mga paa bago sumipa. Ang ibig sabihin nito ay sumipa ka kasama ang buong katawan. Ang sabakan techniques ay ang mga sipa ay tinatarget ang mga mababang bahagi ng katawan ng kalaban gaya ng balakang, singit, paa, tuhod, calves, ankle na para itong kahoy. Pag pinutol mo ang mga ugat ng kahoy ay namamatay at babagsak na ito at hindi na tumubo uli. Ganito din ang principle ng sabakan kicks. At ito din ang paggamit ng principle na tinatawag na minimum effort but with maximum damages. Dahil ang street fights ay hindi tatagal gaya ng mga ordinary sports. Ang susunod naman ay ang patibugan ng kamay or hand immobilization or trapping.
Ang ganitong estilo ay kailangan ng matagal na panahon ng pagpapractice dahil hindi ito madali gamitin sa mga street fighting attackers na laging gumagalaw at agresibo. Ang susunod naman ay yung tinatawag na buno or dumog. Kung wala sa tamang balanse ang katawan ng tao, ay wala itong lakas. Ito ang principle ng martial arts. Kahit ano pa ang estilo at techniques na ginagamit mo, lahat ay nagdepende sa isang importanteng factors. Ito ang balanse. Kaya kailangang makuha mo ang pinakamahalagang skill para matalo mo ang mga kalaban. Kailangang alam mo ang tamang tayo o stand para madepensahan mo ang sarili laban sa mga balansing pag-aatake, at kailangang alam mo kung paano sisirain ang balanse ng iyong kalaban. Ang sabakan techniques ay walang standard na grappling style na sinusunod. Kahit anong techniques na pwedeng gamitin sa street fighting or kahit ang grappling techniques na nakukuha mo sa ibang martial arts school, walang problema basta ang mahalaga ay nagsisilbi ito sa tamang layunin. Kailangan ang mga estudyante or practitioner ay hawak sa konsepto na tinatawag na manipulation and controlling, at ang kilos at galaw at ang paglaban ng katawan para makita ang kanyang maturity sa larangan ng martial arts. Hanggang sa susunod, maraming salamat.